sa lahat ng manonood ng aking first video, sa aking pong panganay si Kuya Lance, sa aking Ate Jewel, at sa aking bunso na si Ivy, sa aking pong asawa na si Gilbert. Ngayon pong ang pagpapala po ng Panginoon at ang kapayapaan po ng Panginoon ang sama atin. At ngayon pong araw na ito, inisip ako mag-share ng isang librong aking binasa. Nagkaroon po ng impact sa aking buhay. At nais ko pong ma-share at ma-share po sa aking mga anak, lalo na po sa ngayon na nahilig po silang manood ng mga vlog sa YouTube. At hindi ko po alam kung ano po ang kanilang natutunan doon. At nag-isip po ako ng content na pwede ko pong maituro sa aking mga anak. Kahit ako po ay nasa malayo, andito po ako ngayon sa Hong Kong. Nagtatrabaho po ako bilang isang domestic helper. Ang i-share ko po sa inyo ay tungkol po sa The Richest Man in Babylon. Na nabasa ko po ang aklat na ito at napakinggan ko din po sa audiobook. Pakinggan niyo po at basahin. Napakaganda po ng librong ito. Marami pong maituturo sa atin na financial literacy. Ang kwento po ng Richest Man in Babylon ay tungkol po sa isang hari na naglakbay sa pakikipagdigma at nang siya po ay nagbalik at meron po siyang seryosong sitwasyon na kailangan harapin sa kanyang kaharian, na kinausap po siya ng kanyang chancellor na ang mga manggagawa ay walang hanap buhay, ang mga magsasaka ay hindi maibenta ang kanilang produkto at ang mga negosyante ay kakaunti ang customer. Sabi ng hari, paano nangyari na saan na ang mga ginto na ginamit natin sa malaking improvement? Sabi ng tanong ng mahal na hari, sabi ng chancellor, sa kakaunti pong pinakamayayaman sa Babylon. At nagtaka ang hari at nag-isip na bakit hindi ang lahat ay magkaroon at maalaman kung paano ang magkaroon at magtabi ng kanilang mga ginto na kinikita. At sabi ng chancellor, pwede naman po yun, mahal na hari. Sino po ang magtuturo? Tinanong ng hari ang chancellor, sino ang magtuturo? Mahal na chancellor, ay mabuting chancellor. Sabi ng chancellor, ang pinakamayaman po dito sa Babylonia ay si Arkad. Sabi, ay dalhin mo si Arkad sa akin bukas. Kinabukas na po dumating si Arkad sa harap ng mahal na hari. At tinanong po siya ng hari, Arkad, ikaw ba ang pinakamayaman sa buong Babylonia? Ayun po ang naka-record, mahal na hari, at wala lang pong tao ang tumututol doon. Arkad, paano ka naging napakayaman? Ang tanong ng hari sa kanya. Sabi ni Arkad ay, by taking the opportunities available for all men in this city. Sabi niya ganun. Nag-take lang daw siya ng mga opportunities na available lamang para sa lahat ng mga mamamayan ng syudad. Sabi ng mahal na hari, ang ating syudad ngayon ay masyadong nahihirapan dahil ang kayamanan ay huminto sa pagdaloy dahil nasa mga kamay ng mga ilang pinakamayayaman sa Babylonia at namomonopolize ang mga kayamanan. Sabi ng mahal na hari na kung pwedeng turuan ang mga tao na kung paano magtabi, kasi gusto niya na ang Babylonia ang pinakamayamang syudad sa lahat ng bansa. At syempre kung paano magiging mayaman ang syudad, ibig sabihin marami ding mayayamang tao ang dapat nakatira na doon. At sabi ng hari na kung pwede ba daw ituro ni Arkad ang kanyang nalalaman sa mga mamamayan ng Babylonia upang matuto sila, tapos pwede ba yon? Sabi ng mahal na hari, sabi na ni Arkad, ang kaalaman ng isang tao ay pwede namang i-share, mahal na hari. Sabi niya, natuwa ang hari at sabi ni Arkad, ang ayo pong mabuting chancellor ay mag-assemble ng 100 tao upang aking turuan ang kanyang nalalaman. At ang nangyari nga na nakapag-assemble ng 100 na katao at itunuro nga ni Arkad ang kanyang nalalaman tungkol sa pagkakamit ng kung paano sila magkakaroon ng kayamanan at paano maiitabi ang makikitain nila. At ito po yung una pong gamot sa payat na wallet ay
Simulan po nating patabayin yung ating mga wallet. Ang tanong ko po, meron po ba tayong mga hanap buhay? Kung meron po tayong mga hanap buhay o trabaho, may chance po tayo na magkaroon po tayo ng financial literacy, kasi doon po tayo magsisimula kung anong meron po tayo, meron po tayong hanap buhay. Check. Adi, pwede po yun. Kung wala po tayong hanap buhay, maghanap po tayo ng trabaho, kasi ay nakasulat din naman po sa Biblia na kung if we do not work, we do not eat. Kung wala po tayong hanap buhay, huwag po tayong kumain. At doon nga po sa ating hanap buhay na yun, makakapagtabi po tayo ng ating 10% po ng ating income, itatabi po natin para po yun po ang simula na ang pera po ay magtrabaho para sa atin. At may nagtanong po na kung ang lahat ng sweldo ng isang tao ay hindi po kasya sa kanyang expenses, paano pa siya makakapagtabi? Oo nga po, ganun nga po yun, na totoo nga po yun, na kung hindi naman kasya, paano ka nga magtatabi? Yun nga din po yung naranasan ko nung mga nakaraang panahon. Pero dapat po nating madisiplina ang ating sarili na ang 10% po ng ating sahod ay ating itabi. At ayun po ang simula ng ang pera po ang magtatrabaho para po sa atin. Tapos kapag nakapagsimula po tayo na makapagtabi po tayo ng 10%, ang gagawin po natin doon ay para po tayo makapagtabi ng 10%, i-control po natin ang ating mga expenses. Ibig sabihin, kailangan lang po nating bilhin yung ating mga kailangan, hindi po yung ating mga gusto. I-control po muna natin yung sarili natin na huwag bumili ng dahil gusto mo. Kailangan po ang bilhin po natin ay yung kailangan lang po natin. At sa pangatlo po na life lesson ay kailangan po nating gamitin yung ating gamitin po natin yung ating naitabi na 10% para po magtrabaho para sa atin. Ano po ba ang pwede nating paglagyan ng ating pera na itinabi po natin? Pwede po tayong maglagay sa mga investment vehicle na pero pong dapat po ang isipin natin, safe po yung pinaka-principal niya. Kasi hindi po magagalaw yung mga principal niya, pwede po tayong maglagay ng ating pera po doon para po as time goes by, magkakaroon po yun ng tubo at kahit wala po tayong ginagawa, magkakaroon po tayo ng income. Tapos ang ika-apat po, kailangan po nating protektahan yung ating yung ating 10% na itabi. Paano po natin yun po protektahan? Kailangan po kasi magsimula po tayo sa maliit na halaga bago po tayo pagkatiwalaan na humawak ng malaking halaga. Kung papasok po tayo sa isang investment, aralin po muna natin. Dapat po safe ang principal at humingi po tayo ng payo tungkol sa mga expert sa money making. Hindi po tayo hihingi ng advice sa mga hindi marunong maghawak ng pera. Ganun po. Tapos ang ikalima po nating dapat tandaan ay make thy dwelling a profitable investment. Yung kung meron po tayong 10% na ating kinikita, ay meron po tayong 10 pieces na kinikita at itatabi po natin yung 1% doon. Ibig ko sabihin, kung meron po tayo 1/10 na income, tapos itatabi po natin yung 1% or 10% po, yung matitira po ay 9. So, ang 9 po is yung dapat yung ating mga gastusin. Ngayon, kung kasya po dun sa 9/10 na ating ang tungkol po sa ating pagbili ng ating bahay, kung pwede po natin gawin yun, gawin po natin na maging sarili po natin yung ating tahanan at hindi na po tayo umuupa at yung pong ang pabayaran na lang po natin ay yung tax na lang po sa government. Tapos ang ika-anim po ay ang ensure a future income. Kailangan po nating mag-isip na meron po tayong future income, kasi
sa buhay po talaga, darating po yung time na magkakaroon na tatanda po tayo at manghihina po yung ating katawan, hindi na po natin kayang maghanap buhay. Kaya po kailangan po natin magsiguro na meron po tayong income na dadating kung dumating po yung panahon na matanda na po tayo at wala na po tayong lakas upang maghanap buhay. At ang ika-apito po ay yung increase the ability to learn. Ito po ang pinaka mahalaga. Kailangan po meron po tayong isang definite desire at goal. Na kunwari po gusto po natin ng 500 pesos na may income po natin. Paano po natin makukuha yung 500 pesos? Meron po tayo dapat goal na ating sinusunod, tapos gugol din po tayo ng 1,000 hanggang 20,000, tapos hanggang sa marami na po tayong kaya na po natin kumita ng mas malaki pa po doon. Tapos kailangan po natin maging in front in progressive. Kailangan po natin maging progressive po sa ating mga sarili. We must keep on learning po para po tayo ay maging magkaroon ng karunungan at saka kaalaman po. At kailangan po natin mag-gain ang respect po ng mga tao sa pamamagitan po ng magbabayad po tayo ng ating mga utang at hindi po tayo bibili ng mga kailangan na hindi po natin kayang bayaran. Tapos kailangan po nating alagaan ang ating mga pamilya at kung mayroon mo naman po tayong naitabi para sa ating mga anak, gumawa po tayo ng will of record para kung wala man po tayo sa mundo, alam po nila kung para kanino at hindi po magkakos po ng gulo. Tapos magkaroon po tayo ng awa sa lahat ng mga tao. Tulungan po natin yung mga nangangailangan at kailangan po talaga nating matuto. Kailangan po tayong mag-aral, magbasa po tayo ng mga information book. Ayun po ang aking life lesson na natutunan sa Richest Man in Babylon. Kung nagustuhan niyo po ang aking video at nagkaroon po kayo ng kaalaman at kunting kaalaman po at karunungan, please like and subscribe na po sa aking YouTube channel. At marami po tayong videong libro na pwede po natin pag-usapan na makakatulong po sa atin na sa ating financial literacy. Salamat po. Bye-bye. Until next time po. See you po in the next video.